great, you have come. Señor, nos da la bendición a nuestra alma. And we're great, and you have come. We're happy that God has blessed our training this morning. Me da una palabra para el change of program since we started late. For this time, we'll have a short message that will be shared to us by Sir Faith. My mama, Sir Faith, is a theology major. He's graduating and is also very passionate in working with young people. He's part of the Philippine Pitch for Christ officers. And now he'll be sharing to us about this. After that, we'll have a series of training and a short activity. So I hope you'll not sleep. Pray hard, but you will not sleep because this day is historical. Did you know that this day is historical? Because this day, you will learn how you will be part of a great commission. Makita niyo today kung ano yung part niyo sa gawain ng Panginoon. And it will change your life. That's why it's His part. So may God bless us today as we hear the message of God. Ang mga isipan na kung saan ay magbukas
araw na nais po namin, amin po malaman sa pangalan nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro alam niyo yung kwento, ano? Yung tinatawag natin, the great controversy. Ang malaking tunggalian. Ano? So, kapag ka nanonood ako ng movies, gusto ko talaga mga gera. Talagang napakatindi kasi ng labanan. Hindi lang yung puro barilan, kahit yung mga behind the scenes, yung mga usapan lang ng mga leaders, ay talagang nakaka-excite kung paano nangyari. And kung titignan natin yung mga pangyari, you know, sisimulan natin yung pangyari sa langit. Na sa panahon ito, sa mayroong pagkakataon sa langit na walang kaguluhan. Actually, pag sinabi natin walang kaguluhan, hindi ko ma-imagine. Kasi siyempre nabubuhay tayo sa isang mundo na puro kaguluhan. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, kahit nasa ka na sa school, sa labas, punta ka dyan sa labas, laging kahit konti, meron at meron kaguluhan. So, meron isang pagkakataon sa langit na is a perfect place, peaceful lahat, and lahat ay nabubuhay ng isang napakagandang buhay. And meron doon isang creature, nilalang ng ating Panginoon, na kung saan siyempre ang nagahari sa lugar na ito sa langit ay ating Panginoon. At meron isang napakagandang nilalang. No? Kilala niyo naman kung sino tinutukoy ko. Si Lucifer, ang isang anghel na napakaganda. At kung ating titignan, hindi siya isang ordinaryong anghel, kundi siya isang anghel na special. Napaka-special niya. Kung meron pa yung Bibles, hopefully may Bibles tayo, kung titignan natin yung description niya sa aklat ng sa aklat ng Ezekiel chapter 28, tignan natin yung kanyang description, makikita natin kung anong klaseng nilalang itong si Lucifer. Tignan natin ang Ezekiel 28 chapter 12. Ito ay kinocompare siya doon sa hari ng Tiro. Sabi dito, sabi ng Pansay Kapalami na siya, the King of Tyre, and say to him, thus says the Lord God. Sabi na, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Ito yung klase ng anghel. Itong si Lucifer. Talagang seal of perfection, sabi na dito, at punong-puno ng karunungan. Perfecto, no? Sakdal. At punong-puno siya ng karunungan at napakaganda. Yung tinignan natin yung kanyang kasuotan, sabi nito, every precious stone was recovering. Nakita na kayo ng precious stone. Anong Tagalog precious stone? Mahalagang bato yan eh. Tulad ng, sabi nito tulad ng sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, emerald, blue gold. Nakita na kayo kahit sa picture. Sa totoong buhay, nakita ka ng buti ka ba? Ako hindi pa ako nakakita kahit isa. Si ginto lang pala nakita ko ng ginto. Pero lahat ng yun ay wala pa akong nakita at ito lahat yung kasuotan nitong anghel na to. So na-imagine nyo na kung anong klase siya anghel. Ano? Pero kasuotan pala rin nakita na nakikita pala natin sa kanya. At kung tatanungin natin, ano bang ginagawa ni Lucifer doon sa langit? Ano bang ginagawa niya doon? Ano yung lilipad-lipad lang ba siya doon? Right hand. Right hand, ano? Right hand siya. Napakalapit niya sa Panginoon. Kung titignan nyo, tutuloy natin yung verse, 28 verse 14, ang sabi dyan, you will be anointed cherub. Sabi dyan, ano? Ano bang ginagawa ng cherub na ito? Ano bang kerubin siya, di ba? Ano bang ginagawa ng kerubin? Ang ginagawa niya, siya yung pinakamalapit sa ating Panginoon, tagatakip siya ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Makikita natin sa ibang verses na siya ay nandoon sa kabundukan ng Diyos. Nandoon siya sa kabundukan ng Diyos. Ang ginagawa niya, tinatakpan niya yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Maalala niyo kung familiar kayo dun sa sanctuary, yung sa kabanang tipan, yung Ark of the Covenant. Di ba meron itong dalawang anghel sa gilid? Yun ay mga cherub na tumatakip ng kaluwalhatian ng Panginoon. At yun ang trabaho ni Lucifer. Ibig sabihin, napakalaki.
kung sino ang Panginoon. Well, ang nangyari, sabi dito sa verse 14, you will be anointed shall who covers, I establish you. So, binili siya ng Panginoon. Ang Panginoon na gali sa kanya. You will on the holy mountain of God, you will bracket forth in the midst of firestorms. Ito nangyari, 15. You were perfect in your ways. So hindi nilikha ng Panginoon si Lucifer na isang anghel na may kasalanan. Kundi perfecto siyang ginawa ng ating Panginoon. Bakit sa dito, hanggang sa kaliguan ay natagpuan sa iyo. Bigla na lang, isang araw. Merong kaisipan na nabuo sa kanyang pag-iisip. At ito yung mga nangyari. Fast forward tayo sa verse 17. Sabi dyan, pakibasa na. 17. Sige, ayaw mo na. Ayaw mo na. Ang iyong puso ay nang mataas. Dahil yeah. Sa iyong pagandahan. Yun. So, okay. Thank you. Okay. Sabi niya dun ay, ano nga daw yung kanyang ikinapahamak? Nakita niya kasi yung kanyang kagandahan. Dahil nga siya ay napakaganda ang anghel at yung kanyang karunungan ay napakataas. Ito yung nakita niya. Ano? Nakita niya ito yung kanyang sarili. At kung titignan natin sa Isaiah chapter 14 verse 12, ito yung kanyang naisip dahil nga sa kanyang kagandahan at sa kanyang katalunuhan, ito yung kanyang naisip. Chapter 14 verse 12 ng Isaiah, sabi niya, how are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How you are cut down to the ground, you who weaken the nations? For you have said in your heart, ito yung sinabi niya sa kanyang sarili. Sabi niya, no? I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Nagkaroon siya ng eye problem. No? Dahil nga, napakaganda nitong anghel na ito. Napakatalino niya. Parang nakukos na yung kanyang sarili. Yung kanyang kaisipan sa kanyang sarili. Nakita niya na lang lagi yung sarili niya. Makapansin niya, no? Minsan nga, ganyan din tayo eh. Kapag nagkaganda tayo, alam mo, hindi naman sa nagmamayabang ako, no? Pero ako yung talagang pinakamagaling. Parang ganun. Medyo na-focus sa ating sarili. At yun yung nangyari sa kanya. Sabi niya, ako, gusto kong umakyat dun sa langit, sa kaitaasan, sabi niya. Gusto ko yung trono ko, sabi niya, mas mataas pa kaysa sa Diyos. Imagine mo. Ganun yung naisip niya. At sabi niya, gusto ko ako yung uupo kapag nag-meeting kasi. Gusto niya siya yung nandudod, nag-i-head ng meeting. At ang sabi niya ay, mas mataas pa ako sa mga alapaap, magiging kagaya ako ng kataas-taas. Ito yung nangyari kay Satan, ay kay Lucifer. At makikita natin na meron tatlong bagay na issue. Meron tatlong issue. Unang-una dito ay yung kautusan ng ating Panginoon, yung kanyang God's law. Sapagkat ito yung foundation ng government ng Panginoon. And anything, no? Kahit anong bagay na taliwas o hindi mo pagsunod o pagre-rebelde laban sa kautusan ng Panginoon, ang tawag nun ay kasalanan. And that's the way. Dito nagsimula yung kasalanan. Na merong isang nilalang na sunulay doon sa kautusan ng ating Panginoon. At napapanood or sumasailalim doon sa kautusan ng ating Panginoon yung karakter ng Diyos. So, unang issue ay yung kautusan ng ating Panginoon na kung saan ito yung kanyang karakter. Ito siya. Ito kung sino ang Diyos. So, ang karakter ng Panginoon makikita natin dito, it's napapalong siya sa tinatawag natin ang Diyos na ipag-ibig. So, ibig sabihin, ang pamumuno, ang gobyerno ng Panginoon ay pinamumunoan sa pamamagitan na pag-ibig. Ang problema, kine-question ni Satan. Alam niyo, ginawa ni Lucifer ay kinausap niya yung mga anghel. Alam niyo, aniwala naman ako na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya medyo parang ano eh, parang
May tanong lang talaga ako kasi bakit kailangan natin lagi sumunod sa kanya? Pag napansin niyo yun, lagi na lang tayo sumusunod. Di ba pwedeng, di ba pwedeng gawin din natin yung gusto natin? Kasi parang alam nyo, hindi tayo malaya. Napansin nyo? Para tayo nakapulong sa real as tao, huwag hanggang dyan ka lang ha. Hindi ka pwedeng gagawa ng lampas dyan. Alam nyo, kapag ganyan, parang hindi talaga tayo mahal ng Diyos kasi parang pinapasmal lang tayo. So, may mga angel doon na parang oo nga, no? May point ka dyan. Pero yung iba naman ay parang hindi. Parang hindi naman ganun yung pakiramdam ko. So, may mga pagtatalo-talo sa kanilang isipan, hindi naging malinaw sa kanila. At may mga naniwala sa kanya, kay Lucifer, at meron namang mga hindi. At dito nga nagsimula, nagkaroon ng gera. Nang labanan sa langit. Hindi yung labanan na iniisip natin dito na nagbabarilan, may espadahan, may bomba. Hindi ganun. Hindi natin alam kung anong klaseng labanan ang meron doon. Pero ang sabi doon, sa Aklat ng Apokalipsis, chapter 12, verse 7, Revelation chapter 12, verse 7, "And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the world. He was cast out of the earth, and his angels were cast out with him." So yung ganun ang nangyari, ano? Na actually, kung titignan natin sa spirit of prophecy, ang Panginoon, habang nagre-rebelde pa lang si Satan, hindi pa yung totally nagre-rebelde sa kanya, ay pinupuntaan siya ng Panginoon, kinakausap. Kinukumbinsin na magbago siya ng kaisipan. Ngunit hindi nagbagong kaisipan ni Lucifer at pinagpatuloy niya yung kanyang pagre-rebelde sa ating Panginoon. At ang nangyari sila ay nagkaroon ng pagtatalo, paglalaban sa langit at napalaya si Lucifer at yung kanyang mga angels na sumama sa kanya at napalaya na sila sa langit. At dito na siya tinawag na Satan. Ang ibig sabihin ng Satan ay, alam niyo kung ano? Kaaway ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Satan. So, if possible siguro, if ever na tayo ay lumalaban sa Diyos, you can also be called Satan, kaaway ka ng Diyos. But siya yung tinatawag na nakaaway nga ang Diyos at napalayas nga sila sa langit. So, ito yung pangyayari sa ating mundo. No? So, the moment na tayo ay lalabas, kaya nagsishare tayo ng mabuting pabalita, meron, sapagkat merong labanan sa pagitan ng mabuti at ng masama. So, isang bagay din na issue, yung unang issue kanina ay yung God's law, kautusan ng Panginoon. Pangalawa yung character niya, sapagkat yung kautusan ng Panginoon ay ito yung kanyang dakilang kalooban at pangatlo ay yung kaluwalhatian ng Diyos, God's glory. Sapagkat kinukuha ni Satan yung glory o yung kaluwalhatian, yung paborit na para sa Diyos, gusto niya sa kanya mapunta. So, yun yung tatlong bagay. Well, ang tanong ngayon, ano namang kinalaman natin dito? Sa langit na naman yun. Di ba? Well, ang nangyari, ay dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, and siya ay isang Diyos na nagpamanifest niya, napapakita niya yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang paglalaban. So, He created ang ating mundo. Alam natin yung creation story, hindi natin yung isa-isahin. At create na nga yung ating unang mga magulang, si Adan at si Eva. So, titignan natin yung kanilang kwento, kung ano ang pangyayari dito. So, sabi niya, nung nilalang niya ang ating unang mga magulang, nilalang niya sila ayon sa imahe ng Diyos. Ano, yun yung pinag-aralan natin kahapon kung pinili niyo yung lesson 1. Doon sa Bible study, sabi ng Diyos, salangin natin ang tao ayon sa ating bangis, ayon sa ating larawan. So, nilikha ng Panginoon ang tao na isang perfectong nilalang. At meron siyang kaisa-isang utos sa kanila. Meron siyang isang inutos. Ano nga yung inutos na yun? Naalala nyo? Huwag kayong pakain ng mansanas. Ayun ba yun? Hindi. Sabi niya ay, sa lahat ng punong kahoy na nandito ay pwede niyong kainin lahat ng mga buka ng
sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng kabuhayan, masama. So, yun yung sinabi ng Panginoon. Siyempre, sabi niya, kayo ang may dominion, may kapangyarihan dito sa lahat ng mga nandito na aking nilikha. At fast forward tayo sa chapter 3 ng Genesis. Titignan natin, ano? Alam natin yung nangyari na meron daw isang ahas nandun sa puno ng hindi mansanas ng pagkakilala ng mabuti at masama. At mapansin ninyo yung tanong. Yung tanong nung ahas dun sa babae, kasi nga, na napalayo si Eva kay Adan. At ang sabi nung ahas, nung nandun na si Eva, talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain kahit alin siya sa mga punong-pabi. Makikita natin yung katalinuhan na meron yung ahas na yun, na meron si Lucifer, na kung saan ginamit niya laban dun sa kay Emma. So makikita natin na ito nga nangyari. Sabi ng babae, sabi ng Panginoon ay, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Sabi niya, ay sabi ng Panginoon, pwede kami kumain sa lahat ng mga buka ng fruit ng kahit ng alinman dito. Pero dito sa produkto, ay hindi namin yan, hindi kami kakain o hawakan man, baka kami mamatay. Makapansin niyo, mayroon na siyang baka. Hindi na siya sigurado kasi sabi ng Panginoon, pag kumain kayo yung buka ng punong kahoy na yun ay walang pagsaala, kayo ay mamatay. Ibig sabihin sigurado na sila ay mamamatay. So, makikita natin yung pangyari. Sabi naman nung ahas. Ano sabi nung ahas? May nauna pa doon. So, verse 4. Tunay na hindi kayo mamamatay. Binabaliktad niya. Ano? Binaliktad niya yung sinabi ng Panginoon. Makikita natin dito, meron talagang labanan. Merong labanan na nangyayari sa pagitan ng Diyos ng mabuti at ng kasamaan dito kay society ni Satan, na sinusubukan niyang baliktarin o ilayo yung ating isipan dun sa sinasabi ng Panginoon. Kaya nga mga kabataan, sa ating paglabas, gusto natin, kung maaari, if possible, magamit tayo ng Panginoon na lahat ng sinabi kasi ng alingan ng kaaway ay mailalayo natin yung isipan ng ating mga tao pupuntahan at madadala natin sila dun sa katotohanan ng ating Panginoon. Tuloy tayo. Sabi niya, sapagkat sa araw na kay kakain kayo ng iyong mga mata ay mabubuksan. Ano? Mabubuksan. And ikaw ay magiging kagaya ng Diyos, nakakaalam ng mabuti at na masama. Makikita natin dito, naglalagay si Satan ng kalain rin kapag kinain mo yan, magiging kang parang Diyos. Di ba yun yung gusto niya? Naglalagay siya ng pride. No? Naglalagay siya ng pride doon sa isipan ng ni Eva. At meron siya nga, pride, selfishness, and covetousness. Parang kinaiinit ang, dahil nga si Lucifer, si Satan ay gusto niyang maging katulad ng Diyos kasi naiinit siya eh. Bakit tayo laging susunod sa kanya? Gusto ko ako rin ang masunod. So, kinainitan niya yung pinapasa niya ngayon. Kay Eva, at meron siyang pride, selfishness, pagiging makasarili. At ito nga yung pangyari. So, anong nangyari? Sabi niya, so when the woman saw that the tree was good for food, it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise. She took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. So, ito nga nangyari. Sabi niya, parang masarap na. Masarap nga yung bunga ng punong kahoy na ito. Tsaka kung isipin ko naman, kailangan kong magiging matalino ako. Tapos magiging ako parang, maganda kaya yung, ano kayong pakiramdam? Parang curious siya. Habang ginawa niya nga ay kumain siya. So, itong pangyari, kung pinatbiligin niya rin si Adan, sa kasamang palad ay kasobrang pag-ibig ni Adan kay Eva, bagaman alam niyang mali, ay pinili niya, nakainin din. So, ang nangyari, nakita nilang ang kanilang mga sarili ay ubad. At
Mapapansin natin dito na yung great controversy kasama na ngayon tayo, ang mga tao, sapagkat ang kasalanan ay nakapasok na sa tao, sapagkat pinili ni Adan at ni Eva na sumuway sa ating Panginoon. Yung kaisa-isang utos ng Panginoon ay hindi sinunod. So, ano nangyari? Yung usual na reaction kapag tayo ay nagkakasala, ano, mapapansin natin, ay part ba ng pag nagkasala tayo, part ba yung humingi agad tayo ng tawad? Yung usual na response kapag ka may nagawang kasalanan. Titignan natin, ano, magtataka kayo, bakit kaya yung karaniwang ginagawa ko kapag ako ay nagkakasala, hindi ako agad humingi ng tawad. Meron tayong ibang ginagawa. Tingnan natin yung ginawa nila, no? Sabi niya. So, when the eyes of both of them were open, and they knew they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. So, ang ginawa nila, unang-una nilang ginawa ay tinakpan nila yung kanilang mga sarili ng dahon. Subukan niyo na yun, magdamit ng dahon. Sa mga cocktails. Nagawa niyo na ba yun? Nakakatakit ba talaga? Di ba, parang kapag kasayaw kayo dun sa harapan, parang nahiya pa rin kayo, although may takip kayo. Kasi parang nasubok. Sa bagay, hindi nyo siguro nasubukan. Hindi ko pa rin nasubukan. At ayaw ko rin subukan. At ganun yung kanilang pakiramdam. Nagtakip sila, pero pakiramdam nila ay hindi sila natakpan. At ganun tayo kapag nagkakagawa tayong kasalanan, pinagtatakpan din natin. Pero kung pinagtatakpan natin, hiyang-hiya pa rin tayo. At hindi yung sapat. At ano susunod natin gagawin? Ang sumunod nilang ginawa, nagtago pa sila. Akalain mo nun, nagtakip na. Pero hindi pa rin sapat para matakpan ang kasalanan nila, nagtago pa. Nagtago sila, at syempre, hindi ka naman makakapagtago sa Diyos. So, ang ginawa ng Panginoon ay hinanap sila ng Panginoon, at tinanong sila, anong nangyari? Bakit kayo nagtatago? Diretso na natin yung kwento, no? Bakit kayo nagtatago? Kasi kumain pa kayo ng ano? Sabi niya, kami ayuman. Bakit? Paano sila nagsabi ko, ba't kayo? Kumain pa kayo ng duma ng punong kayo ng mabuti at nakakilala ng mabuti at masama? Anong sabi ni Adan? Yun po kasing babae na binigay niyo. Ano? Punta naman sa babae ko, ano nangyari? Yun po kasing ahas. So, dahil na hindi na matakpan ng mga dahon, nagtago na, hindi pa rin makapagtago, magsisisi na lang ng ibang tao or ibang nilalang. At actually, ang sinisisi nila, hindi naman yung babae or yung ahas, sinisisi nila yung Diyos. Kasi, sabi ni Adan, yung babae kasi, na binigay nyo. Kung hindi kayo nagbigay, siguro hindi naman ako nagkasala eh. Sa babae naman, yung po kasi ahas, eh, sino bang nag-create ng ahas na yun? Yung Diyos ang nag-create nun. Kung walang ahas, hindi mo magkakasala. So, that's the normal na reaction ng mga dapat. Kaya ganun din yung ginagawa natin. Kasi namanan natin yun sa ating unang mga magulang. But, titignan natin kung anong ginawa ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sa oras na kayo kumain, nung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, anong mangyari? Sila ay mamamatay sigurado. Sabi niya, may kulang pangyari din eh. Sabi niya, sa araw na kayo ay kumain, kayo ay walang pagsala, mamamatay. So, nung kumain sila, hindi sila agad mamatay. Kasi sabi mo, sa araw. Yung araw na yun. Well, hindi natin alam kung anong oras nila kinain, kung anong part ng araw, pero hindi sila agad namatay. Pero kung titignan natin yung mabuti, it's possible na ang Panginoon ay hinihintay silang lumapit sa Kanya. Panginoon, nagkasala kami, nakain namin yung bunga ng puno kayo, pero syempre, ayon sa story, walang ganun nangyari. Walang point na hinanap nila yung Panginoon ang ginawa nila, pinagtakpan lang nila yung kanilang mga kasalanan. Pero, ang tanong, kailan ba sila hinanap ng Panginoon? Kailan sila hinanap ng Panginoon? Kailan? Nung mismong araw na yun. Nung mismong araw, tama. Mga kailan kaya?
Nung araw na yun, basahin natin yung ano, yung talata. Nandun sa verse 8. Malapit na tayo matapos, dun sa verse 8. Ang sabi, kailan? In the cool of the day. Kailan yung in the cool of the day? Maghahapon na. Anong ibig sabihin kapag ka maghahapon na? Magtatapos na ang? Araw. Pag natapos na yung araw, yung anong mangyayari? Mamamatay na sila. And, mamamatay na sila lahat. Hindi pa rin sila lumalapit sa Panginoon. Pero ang kabutihan ng Panginoon, makikita natin dito eh, yung sinasabi ni Lucifer kanina, alam mo, yung Diyos natin, hindi naman talaga yung mapagmahal eh. Hindi naman yan talaga, ipapasunod lang yan lagi. Pero makikita natin, hindi yung totoo. Dito pa lang sa unang-unang story, dito sa ating pong Biblia, sapagkat bago sila mamatay, mamamatay na sila lahat, di ba sila lumapit? Ang Panginoon ang gumawa ng paraan at siya mismo yung lumapit sa kanya, nag-offer ng kaligtasan. Nag-offer sa kanila na para hindi sila mamatay. At makikita natin dito, doon sa story na yun, i-fast forward natin, binigay sa kanila yung unang-unang pangako na ating kung Panginoon Yesu Cristo ay darating. Mayroong isang tagapagligtas. Sapagkat, basahin natin sa verse 15, sabi nito, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, sabi nito, binigyan ng pagkakaalit yung ikaw, kausap na rin yung ahas, at yung babae. Bakit kailangan bigyan ng pagkakaalit? Ano ibig sabihin ng pagkakaalit? Lalim ng Tagalog. Pagkakaalit. Pag-aaway. Pag-aaway. Bakit kailangan lagyan ng pag-aaway sa pagitan ng ahas at ng babae? Kasi kapag tayo nilagyan ng pagkakaalit yan, meron na kasing bagong image na nabugod sa tao. Nasira na yung image ng Panginoon. Ang bagong image na kanila, nasa kanila, yung image na ng kaaway. Sapagkat doon na sila, sumunod. So, ang ginawa ng Panginoon ay nilagyan niya ng pagkakaalit. Laging merong paglalaban sa pagitan ng tao at ng kaaway. Upang nang sa gayon, kapag gawa yung pagkakaalit, ano yung susunod yun eh? Susunod na lang yung tao sa kaaway, mapunta sa kanya. So, binigay dito yung pangako na merong darating na tagapagligtas. Yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. At kung titignan din natin dito, sa verse 3, verse 22 or 21, makikita natin dito, pinalitan ng ating Panginoon yung damit na dahon ni Adan at Eva. Pinalitan nila ng balat na hayop. At ayon sa aming pag-aaral dito, ito yung nagpapakita na yung unang-unang sacrifice. Kasi masiguro kay Jesus Christ na mayroong mamatay. First time nilang makakita na mayroong mamatay. First time nilang makita na mayroong tumulong dugo. At instead na si Adan at si Eva yung mamatay. Mayroong namatay para sa kanila na sumisigulo sa ating Panginoon. So sa ating pananaw, as we go out, mamaya magsisimula na kayo ng inyong program, mamayang gabi na ako bako. Mamayang gabi, sa inyong paglabas, huwag niyong kalilimutan, this is the mindset. Na meron isang malaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Na nangyayari, kaya tayo nag-aaral ng Eric training, kaya natin pinag-aaralan kung paano magbahagi ng salita ng Panginoon sa ibang tao. Sa mga tao, upang nasa gayon, malaman nila na meron good news. Bagaman ang mundong ito ay punong-puno ng kaguluhan, merong solusyon ng ating Panginoong Diyos na ibinigay, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. So, gawa ay pagpalain tayo ng Panginoon ngayong umaga at tayo ay magkaroon ng isang kaisipan na tayo ay nasa isang gera. Last text na gusto kong i-share sa inyo. Sabi ni Pablo kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ito yung sabi ni Pablo kay Timothy. Sabi niya, you therefore
must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Ngayon, kayo ay mga sundalo ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kayo ay mga sundalo sapagkat tayo ay nasa gera. Tayo ay nasa gera sa pagitan ng mabuti at masama. At sabi nito, kayo ay mga sundalo, mga mabubuting sundalo ng ating Panginoon Jesus Kristo. At sabi niya, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life that he may please him who enlisted him as a soldier. So yung tumawag sa atin bilang mga sundalo, mga kapatakan, ay sinasabi sa atin na huwag tayo huwag maalis yung ating isipan sa ating Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya. Sapagkat sa mundo ito, maraming kabuluhan, maraming mga bagay na magpapalayo sa atin sa Kanya. Pero ang Panginoon ay sinasabihan tayo, mag-focus tayo sa Kanya. Sapagkat tanging sa Kanya lang tayo magkakaroon ng tagumpay. At nawa, mga kapatid, claim natin itong tagumpay na ito sapagkat ang Panginoon ay nagtagumpay na